Tol. Dalawang araw na lang, undas na, araw na ng mga kaluluwa. Kaya ngayong gabi, dito sa history, alamin natin, paano nga ba namatay ang ating mga bayani? Paano nga ba sila namatay nang dahil sa'yo? Dahil sa kanila. Nang dahil sa kanila, may mga binaril, may mga ginarote. Yeah. Meron naman mga namatay sa aksidente. Meron naman mga wala lang namatay sa sakit. Sari-sari yan mga kapatid, ha? Marami yan, Tol. Yeah, tutok lang dito, ha? Ang maglipat ng channel, yari dyan. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Abot na tayo ng gabi, ha? Ba't patay na dito sa sementeryo? Eh, siyempre, Halloween, eh. Alam mo naman, di ba? Ganon, pag Halloween, kailangan sementeryo. In the finest tradition ng magandang gabi bayan, di ba? Ganon. Dapat sa sementeryo para mataas yung ratings. Ah, ganon. Takal kasi matapos ang PPE. Ayaw mo na! Sumisweldo ka naman. Dayo naman pera, eh. Okay. Ito, oh. Nako. Pera ba ka mo? Ito mga bayani na to, namatay na to mga to, di ba? Nako. Oy, mga tol, alam nyo ba kung paano namatay itong mga tao na nasa inyong mga pitaka? 20 peso bill siya, ha? Mm. Yan. Sino ba nakasulat dyan? Si Manuel Luis Quezon, ang unang pangulo ng Commonwealth ito. Nagkaroon ng tuberculosis ito. DB! DB! Okay. Tapos yeah, namatay siya sa Amerika, Saranac Lake, New Saranac York, Lake. August 1, 1944. Kaya pala tinatawag yung Quezon Institute. Para sa DB. Para sa DB. Oo pala yun. Oh. Ito naman sa Tapwe. 50 sino pesos. O sino ba to? Sergio Osmeña. Sergio Osmeña. Ang hindi tayo sure kung bakit, kung ano ang kanyang ikinamatay. Mm. Except that namatay siya sa ospital at matandang-matanda na. Matandang-matanda na siya. Correct. Itong si Sergio Osmeña, ito yung presidente na tumakbo for re-election. Natalo. Hindi na kampanya. Bakit? Bakit? Ha? Yabang niya eh. Sabi, alam naman ang taong bahay na gawa ko yun. Eh wala, natalo. Yun ang nangyari. Pinalo siya ni Manuel Rojas. Manuel Rojas. Eh ito sa isang daan. Siya yung first president ng Third Republic nung dineclare yung independence nung July 4, 1946. Mm-hmm. Well, after a few years ng kanyang presidency, si Kuya, sinasabi nila, di ba, pro-American daw siya eh. Oo. Diba? Eh, nasa Clark Air Base siya. Clark Air Base? Oo, mag-i-speech siya. Naatake sa puso, patay. Patay? Patay. Doon siya namatay? Nakamatay. Oo. Ito naman, sa 200 pesos, 200 pesos, tol. Ayan, 200 pesos. Paano naman siya namatay? Si... Oo, eh, mahabang buhay ni Diosdado Macapagal. 1997 namatay ito eh. Sa complication... Ginang Arroyo. Complication ng maraming sakit ito. Pneumonia. Kidney failure. Grabe naman yan. Atake sa puso. Ito, siyempre, 500 pesos. 500. Ang magkasintahan, sa... Yung mag-ex-boyfriend na naging mag-asawa. Yan. Oo, si Ninoy Aquino at si Cory Aquino. Si Ninoy Aquino, alam nating lahat, noong August 21, 1983, pabalik siya dito sa panganib na siya ay mahuli ng diktadura, no? Nilalabanan niya si President Marcos noon. Abay, habang bumababa na ng aeroplano, no? Tsaka binaril. Oh, binaril! Si Tita Cory, naging produkto siya nung pagkamatay ni Ninoy, naging presidente. At si Tita Cory, eventually, no? Siya ay nag-succumb into colon cancer. Colon cancer. Oh, at matindi yung naging hirap niya, no? At siya ay namatay. Nung namatay siya, very peacefully. Sa paborito nating perang papel, 1,000 pesos, matatagpuan sila Jose Abad Santos, Vicente Lim, at Josefa Llanes Escoda. Lahat ng tatlong bayaning ito namatay noong World War II. Nang manako pa mga Hapon kasama sa mga nahuli ang nooy Chief Justice Jose Abad Santos, na hindi kalaunan ay inalok ng mga Hapon na maging presidente. Pero dahil tumangging maging collaborator ng mga Hapon, hinatulan siyang mamatay noong Mayo 1942. Si Vicente Lim naman ang kauna-unahang Pinoy na nagtapos sa US Military Academy, ang namuno sa mga gerilya. Habang si Josefa naman ang dakilang nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines at tumulong sa kanila.
Sinasabing pareho ang kanilang sinapit. Dito mismo sa lugar na ito, North Cemetery, no? Mukhang itong si Vicente Lim at si Jose Palianes Escoda, sila ay pinapunta lahat kasama ng ibang prisoners at pinagpupugutan ng ulo. Ah, ganun? Yun yung isang theory. Ang susunod nating bayani, siguradong kabisado na natin kung paano natsugi. At hindi ito, kasi hinarap niya yung kamatayan niya, parang type na type niya yung mamatay sa bayan. At in fact, may theory si Ambeto Campo, binaril ka ng treason, nakatalikod ka. Mm. Hindi pwedeng hindi ka nakatalikod. Kasi pagka binaril ka na nakatalikod, babagsak ka sa lupa na yung in your face ang mukha mo sa lupa. Nung namatay siya, hindi bumagsak sa lupa yung mukha niya, nakaharap sa langit. Namatay siya ng may dangal. Pero mga kapatid, kung alam natin kung si Rizal, paano namatay? By execution. Ito rin iba mga kilalang personalidad sa ating kasaysayan na in-execute din. Una sa listahan, ang paggarote sa tatlong paring martir na Gumburza. Pinaghinalaan ng mga Espanyol na nanguna raw sa pag-aaklas sa Cavite kasama ang may 200 Pinoy. Pero kung inaakala natin pinapatay ka ng garote sa pamamagitan ng pananakal ng bakal, mali ka. Una ka raw mamamatay dahil sa isang screw na babali sa iyong gulugod o spine. Bago ang panggagarote, nagngangangawa raw na parang bata si Jose Burgos. Nabaliw at tulala naman daw si Jacinto Zamora habang kalmado lang si Padre Mariano Gomez. Ang Gumburza, binitay ng mga Kastila. Ang susunod nating bida, aba, kapwa Pinoy daw ang nagpapatay. Hunyo 1899, ipinatawag ni Emilio Aguinaldo si Antonio Luna sa Kabanatuan City. Di ba pinatanggal na kita? Ha? Ugas ka? Nakainkwentro ni Luna ang mga opisyal na pinasibak niya dahil sa pagiging duwag. Dahil sa init ng ulo ni Luna, na bad trip ang mga sundalo hanggang pinagtataga at pinagsasaksak pa ang chismis. Pinaligpit daw siya ni Emilio Aguinaldo sa takot na siya'y ekudeta. Sa kamay naman ng mga kanon, nagwakas ang buhay ng susunod nating bayani, si Macario Sacay, ang pinakahuling general na sumuko sa mga Amerikano. Sa ngalan ng bagong republika ng Katagalugan, isa siya sa mga orihinal na miyembro ng Katipunan at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban. Itinatag niya ang republika ng Katagalugan sa kasagsagan ng Filipino-American War. Nilinlang siya ng mga Amerikano na bibigyan daw siya ng amnestiya kapalit ng kanyang pagsuko. At noong Friday the 13th, September 1907 sa Old Bilibid Prison, binitay si Sacay sa kasong rebelyon. Mga kapatid, ito po ang ilan sa mga personalidad sa ating kasaysayan na namatay dahil sa mga sakit. Asan pa si John Sabayton? Ko, ito pala eh. Sakit ang didib ko. Anong nangyari sa'yo? Oh. Ha? Napadami yata yung litsyon ko, pare. Kumain kami dyan sa Laloma ni Show eh. Gano'n ba karami yung nakain mo? 10 kilo, tapos meron pang mga chicharon bulaklak. Sumasakit didib mo. Ako, mga atakayin ka sa puso, tol. Pero, mga kapatid, ito po ang ilan sa mga personalidad sa ating kasaysayan na namatay dahil sa mga sakit. Sari-sari sakit. Una sa ating listahan ng mga namatay dahil sa sakit, ang dakilang propagandista, si Plaridel, a.k.a. Marcelo H. Del Pilar. Ang nangyari dyan, di ba, pinapadala ng pamilya yan, no? At saka ng mga propagandista, eh tumigil yung pagpapadala. So alam mo, di ba, lahat ng pera niya, ipinadala solidaridad niya. So anong nangyari? Para makalimutan yung gutom, nagpupulot siya ng upos ng sigarilyo sa kalye at sa basurahan. Tapos yun ang kanyang iniyoyosi. So eventually, yun na nga, magkakaroon siya ng tuberculosis. Tapos ito, na-confine yan sa isang sanatorium sa Spain at natagpuan siyang patay, nakaupo, nagtatry na magsulat. Ganun yun. Writer to the end, Brad. Matindi yung Del Pilar. Larry Del. Father of Philippine journalism. Siya yung patron saint, ha? Ng mga sa Pilipinas. Henyo rin hindi lang sa pagsulat, kundi pati sa batas.
ang susunod nating bayani. Tinuturing bilang pinakadakilang senador at abogado, si Claro M. Recto ang pinakamatalino raw sa kanyang henerasyon. Isa siya sa mga magiting na tumutol sa pagkakaroon ng base militar ng Amerika dito sa Pilipinas noong panahon ng Commonwealth. Matinding nasyonalista itong si Recto, kaya naman isang kabalintunaan na sa ibang bayan pa raw siya namatay. Inatake siya sa puso habang nasa Roma, Italia, Oktubre 1960. Atake rin sa puso dala ng katandaan ang bumawi sa buhay ni General Emilio Aguinaldo. Naging pangulo siya ng pamahalang revolusyonaryo at unang pangulo ng unang republika. Kapiling ni Aguinaldo ang mga veteranong sundalo sa Veterans Memorial Hospital nang bawian siya ng buhay. Habang sakit sa atay naman ang kinamatay ng kasamahan ni Aguinaldo sa revolusyon na si General Miguel Malvar. Siya ang namahala at namuno sa pamahalang revolusyonaryo matapos ipatapon sa Hong Kong si Aguinaldo. Pero tol, at least mga to, alam natin yung naging sanhi ng kanilang mga kamatayan. Marami pa rin sa kwento, sa ating history, no? Na mga maraming personalidad na balot ng misteryo ang kanilang pagkamatay. Paano sila namatay? Example yan, sino ba yung mga siyaw? Well, yung isang kilalang-kilala, si Primitivo Mijares. Diba? Number one PR man ni Marcos na bumaliktad sa kanya, sumulat ng libong The Conjugal Dictatorship. Ano nangyari? May nagaya sa kanyang umuwi. Nasa US na siya noon eh. Umuwi ng Pilipinas. Oo, umuwi ng Pilipinas. So ngayon, ang nangyari, pagkatapos noon, hindi na siya nakita. Hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Primitivo Mijares hanggang ngayon. Tulad niya, palaisipan pa rin kung nasaan na nga ba ang mga labi ni Bonifacio. Sa ngalan ng ating minamahal na bayan, kami... Sigat Andres, siyempre, alam natin lahat ang supremo na nagtatag ng katipunan. Pero dahil daw na politika, taong 1897, nilitis si Andres, pati ang kapatid na si Procopio, sa salang pagtataksil sa bayan. Pinapatay sila ni Aguinaldo sa kanyang mga tauhan sa Bundok Buntis. May tatlong teorya kung paano namatay si Bonifacio. Una, binaril daw ito. Ikalawa, pinagtataga daw siya hanggang mamatay. At meron namang kwento na patay na raw si Boni bago pa man dalhin sa Maragondon. Pero, John, iniisip ko kaya, ano kaya tunay na kinamatay? Ilapo-lapo. Okay. Pero tingin ko, tama yung kusinero talaga yun to, eh. Matindi yung kusinero na yan, eh. Joke yan. Joke kasi yan dahil walang dokumento. Hindi nalaman natin at hindi tayo pwede maging definite kung paano namatay si Ilapo-lapo. Okay, so meron na tayong mga namatay sa execution. Yeah. May namatay sa assassination. Meron din namatay sa sakit. Natural pero pag-usapan natin yung mga namatay sa aksidente. Pero siya, di ba may kasabihan na itong bayan daw natin, itong nasyon natin ay tinatag ng mga bata. Dahil ang diwa ng revolusyon ay, di ba, kabataan eh, di ba? At mga batang namatay. Bata, o. 20s lang. Parang sino yung chick boy na bata rin namatay na sa revolusyon? Gregorio Del Pilar. Gregorio Del Pilar. Bata yun eh, no? Ako mga kapatid. Ito, panoorin na. Walang atas! Walang susuko! Pinakabatang general na lumaban sa digmaang Filipino-Amerikano. Siya ang poging-pogi at chick boy na si Gregorio Del Pilar. Pumalili sa maliit na hukbo ni Aguinaldo nang mamatay si General Antonio Luna. Nagpaiwan siya sa Tirad Pass sa Ilocos Sur para abangan ang mga kalabang kano habang tumatakas sila Aguinaldo. At dito nagtapos ang kanyang kwento ng mabaril at mamatay sa edad na 24. Eksaktong pasakay daw si Del Pilar noon ng kabayo. Doon pa siya nabaril. Halos kasing edad ni Del Pilar nang pumanaw din ang utak ng katipunan na si Emilio Jacinto. Naging tagapagpayo, sekretarya at piskal ni Andres Bonifacio, sinulat ni Jacinto ang kartilya ng katipunan. Naging editor din siya ng kalayaan, ang dyaryo ng katipunan. Namatay siya sa sakit na malaria sa edad na 23 noong April 6, 1899 sa Santa Cruz, Laguna. Kakaroon ng konseho na puro Pilipino sa pamahalaan.
isa pang may pambihirang utak na nagsulat naman ng konstitusyon ng unang republika ng Pilipinas. Si Apolinario Mabini, nakilala rin bilang Dakilang Lumpo at ang utak daw ng himagsikan. Hinirang na Prime Minister at tagapagpayo ni Emilio Aguinaldo. Saksama ang palad, tinamaan siya ng sakit na kolera dahil daw sa pag-inom ng panis na gatas ng kalabaw. Okay, pag-usapan natin yung mga namatay sa aksidente. Mga bayaning namatay sa aksidente, tol, no? Tinawag na kampiyon ng masa si Ramon Magsaysay. Itinuring na presidente na pinakaminahal ng taong bayan. Sinasabing ibinalik daw niya ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Winakasan niya ang korupsyon at pinigil ang paghihimagsik ng hukbalhap hanggang noong Marso 1957. Pabalik na sana siya ng Maynila nang bumagsak ang sinasakyan niyang eroplanong pinatubo sa bundok Manunggal sa Cebu. Isipin mo kung mamamatay ka sa isang marahas na paraan at marami kayo. Marami yan! Masakir tao dyan. Masakir tao, nakakatakot yung mga yan. Ano bang mga halimbawa dyan? Sa kasaysayan natin, meron tayo-tawag na Balanghiga Massacre. Balanghiga Massacre, matindi yun. Oo, kasi ginantihan ng mga Amerikano yung pag-massacre ng mga Pilipino sa mga Amerikano. O ginawa nilang all Pilipinos, 10 years old and above. Matindi yun. Ano pa yung isa pa? Isa pang halimbawa dyan? Ay, Buddha ho. Buddha ho sa Mindanao. Nagpunta yung mga tausog sa bundok. Tapos, ano nangyari? Dahil ano, no, gusto nilang umiwas doon sa pananakop ng Amerikano. That's the natural way of doing it. Eh. Ano nangyari? Sabi ng mga ano, sabi ng mga Amerikano, sa pag-akyat nyo sa bundok, lumalabag kayo sa batas. No? You are not paying your taxes. So, nilusob sila ng mga Amerikano. At 1,000 yung tao doon, ha? 994 ang patay. No? Na mga tausog. Babae, lalaki, matanda, bata, no? Nagtira pa ng anim. Oo. At ang may pakanaraw niyan, itong American Governor General na kasing kapangalan ng kahoy. Leonard Wood. Leonard Wood. Pero hindi pa siya Governor General noon. Official pa lang siya noon. Napaka-kulay ng mga kwento ng kamatayan. Mga kamatayan sa gabing ito. Pero, di ba, siguro isipin natin may mga taong nakilala habang sila'y nabuhay. May mga taong mas nakilala nung sila'y namatay. Pero para sa akin mga kapatid, mas matinding usapin, hindi yung gano'ng katagal na nabuhay. No? Mas importante sa akin, yung ano binagawa mo para sa bayan nung ikay nabubuhay. Alam mo, may kanina pa bumabagabog sa akin. Kanina pa to eh. Ay, shit! Hoy, masamang espiritu. Ano ba problema mo? Ano ba bumabagabag sa'yo? Ba't kanina ka pa lakad ng lakad dito? Hindi ako espiritu. Hinahanap lang ako. May cosplay pa ako sa Mega Mall. Diba? May cosplay pa sa Mega Mall. Eh naman pala. Nako, mga kapatid. Siguro, oras na para tayo magpaalam. Mga kapatid, ngayong panahon ng pamamaalam. Mag-goodbye muna. Kami po ang history. Magandang gabi sa atin.